Hello everybody, good afternoon. Kumusta po tayong lahat? I hope everyone is doing fine. Sana maganda yung pasok ng ating February, and it's another month and it's another chance for us to do better than last month. Okay, so I'm back again for another video. I'm Richelle. I am a home-based online English tutor in RareJob, and I hope na nakakakuha kayo ng tips sa mga simple videos that I'm uploading. And to get more tips or to be notified sa mga new videos ko, please don't forget to subscribe. Thank you very much sa mga nag-subscribe, and thank you very much for sending me messages too. So for today's video, I'm going to share some tips on how to get loyal students or regular students. So a lot of you were actually sending me messages asking for my advice on how to get loyal students. So nowadays, I've noticed, siguro dahil medyo matagal na ako sa company, I have a lot of regular students na yung mga loyal students na regular, and of course business students as well. So a lot of them are booking my classes every day. So nagpapasalamat naman ako na kahit papano eh nasasatisfy sila sa pagtuturo ko sa kanila. So first thing that I would say is, of course, you have to be kind to your students and be patient, kasi they're actually here to learn, and most of them are shy people. Japanese people are shy people. Hindi lang natin napapansin, but yes, they are shy. Sometimes they don't show that na nahihiya sila, pero a lot of my students actually always tell me, "Sorry teacher, sorry Richelle-san, I can't make sentences correctly. I'm sorry it's difficult for me to do like this. I'm sorry it's difficult for me to pronounce this sound, and I'm sorry that I cannot answer your questions fluently." So they keep saying sorry because they are shy, or maybe nahiya sila nga na hindi sila nakasagot ng maayos, or hindi sila nakapronounce ng maayos. So you have to make the student feel that it's okay for them to make mistakes. That's why you are there to help. That's why they are having their RareJob lessons, for those mistakes to be corrected or to be turned into something na makakatulong sa kanila on how to improve their English skills. So what I usually say is that I make them feel comfortable with me. So if my student keeps saying sorry ganyan, so I usually say, "No, it's okay, student san." Okay, so let's, for example, yung pangalan ng student ko is, let's say, Yuki. So I would tell her, "It's okay, Yuki-san. This is your class. This is your practice. So that's fine. It's okay to make mistakes. That's why I'm here. I am very much willing to help you." So, sabihin mo sa kanya yun. Don't be shy to say that. And yung mga pagpig sinasabihan ko ng ganun yung estudyante ko, I would see parang they would feel comfortable na, and then they will laugh or they will smile or they will say, "Thank you so much, you're so kind." Gaganyan sila, sasabihin talaga nila yung mga ganun. And eventually, kinabukasan ulit, mapapansin mo na magbubuk ulit sila ng lesson mo. So you have to make them feel that you are there to help and not to judge. Okay, kasi minsan parang naiisip nila na na-judge sila dun sa English, yung na-judge yung capability nila, yung skills nila dun sa performance nila sa lesson. So you have to make the student feel that it's okay to make mistakes, and that you are there to help and not to judge. Okay? And of course, next is you have to know how to, you dapat makikita mo yung weakness ng estudyante mo. Okay, so you can commend the students. Very good also. It's also a very good thing to commend your students with his strengths or her strengths. Okay, kailangan mo i-comment. So, mafe-feel ng estudyante mo na you know both her or his strengths and weaknesses. Hindi lang yung weakness niya yung nakikita mo. So, parang iisipin ng estudyante mo na, yung tutor na to, alam niya kung saan ako magaling, alam niya kung saan ako nangangailangan ng tulong. So, I think she would be able to help me improve my English skills. So, babalik sila sa'yo. Parang itatrust ka na nila, kasi parang you know na, o nakabisado mo na yung skills nila, ganyan. You know na kung ano yung areas for improvement nila. So, you have to make sure that you also commend your students. Be patient as well. Okay, so, and don't talk too fast. Some students may
may sound like they're very good. Parang mabilis silang magsalita, maganda yung pronunciation nila. But it doesn't mean that they are also good in listening. Kasi pag mabilis kang nagsasalita, the student would feel that you're not willing to help, that you are rushing the lesson just to finish the lesson material. Ganyan. So just take it slowly. Don't talk too fast. If pag gusto naman ng estudyante mo na magsalita ka ng mabilis, ilalagay nila dun sa ano, meron silang lesson request dun sa website. They have other requests doon. So you have before the lesson you have to check. May mga estudyante akong ganun eh. Parang nire-request nila doon nilalagay nila na please talk fast as you can or talk doon sa normal speaking speed or speaking pace mo. I would love to improve my listening skills. Ganyan. So meron silang specific requests and before you start the lesson you can also confirm that to your students. So you can say, "Okay, so student San, I checked your request and you requested me to speak as fast as I can. So I'm going to do that. In case I'm speaking too fast, you can also tell me." So parang ako, I am a person who really speaks too fast. So, pag ganyan yung request ng estudyante ko, may mga estudyante na ako naging ganyan eh. So, I tell them, okay, so I am really a person who speaks too fast. So, I'm going to speak fast or I'm going to speak at my normal speaking pace. But you have to please tell me if I'm speaking too fast for you. Okay, so at least sasabihin naman ng estudyante mo, okay. So at least alam niya na ganun nga, at least nasabihan mo na siya that it's okay if the student can tell you that hey, that I'm sorry you're speaking too fast or I think you're na okay lang yung pagsasalita mo. Ganyan. So you have to make the student feel that you are also willing to adapt dun sa gusto nila, dun sa need nila. So, kung ganun yung gusto ng estudyante mo, then we have to follow the request. Okay, mababait naman sila. You can just feel comfortable too and make them feel comfortable towards you para hindi sila yung nahihiya, ganyan, na parang hindi na sila comfortable kasi nga medyo madami na silang mistakes, tapos nahihiya na sila sa'yo. So, you just have to be friendly. Ganun, be friendly. And one more thing is, one of my advices, of course, you have to be on time. For Japanese people, time is very important. Kasi napapansin natin, pag nagtuturo tayo, minsan pagod-pagod na sila, minsan kagagaling lang nila ng work, nakakaupo pa lang nila, tapos magkaklase na sila. That's because they are willing. They have the urgency to, they feel the urgency to learn English. So, make sure naman na we are on time. We are going to teach them we are going to use their time proper, use the lesson time wisely then. We have to make sure that we are on time. Okay? So, yun yung mga, isa sa mga tips ko and napapansin ko pag sinasabi, yun nga kasi yung mga, a lot of my students are really shy. So, hindi lang halata na nahihiya sila, but they are shy people. Nahihiya sila sa mga mistakes nila, kahit na hindi sila masyadong palangiti, ganyan. So, ganun talaga siguro sila, hindi sila palangiti. Meron yung mga estudyante na very jolly naman, ganyan. Meron naman yung mga estudyante na parang wala silang gana, ganyan. But you just have to do your part. And I assure you, that student will feel comfortable. And then kinabukasan, pag nag-book ulit sila, iba na yung ano nila. Yung aura nila. Yung parang magiging mas ano na sila, mas cooperative, mas active sa lesson. I have also a lot of students na nakikitaan ko ng big improvements. Okay, so pag ganun, kasi pag regular student mo na sila, 'di ba makikita mo naman yung improvement nila. Ma-check mo 'yun sa recent notes, sa notes mo, sa previous notes mo, makikita mo dun yung mga corrections mo sa previous na lesson ng estudyante mo. So kunyari last lesson ninyo, medyo nahirapan siya sa pronunciation ng R and L, pero this time she was able to pronounce the words correctly. Then you have to commend the student. You will say, "Oh wow, student San, I commend you for your pronunciation today. Last time, okay, in our last lesson, I requested you to practice more on, or we practiced, or in our last lesson, we practiced we practiced the L and the R sound. And for today, good job because you were able to pronounce the sounds correctly." So at least, ibig sabihin, malalaman ng estudyante mo that you are monitoring his growth
or his improvements. So, parang sasabihin niya, oh, naaalala niya. Ganyan. Parang, nasa-shock nga sila eh. Parang, or nasa-surprise, not shock. Nasa-surprise sila minsan kung naaalala mo yung previous na lesson nyo. Kung naaalala mo yung mga corrections mo before and yung mga strengths niya. Kasi makikita mo naman yung sa feedback mo din sa notes mo. Ikaw mismo yung naglagay. May tab naman dun, guys. You can see there, my notes. So, click mo yon. Tapos, makikita mo yung mga previous feedback mo dun sa student mo. So, they will be surprised that, yeah, you can remember. Or you remember. May mga ganun, ang daming nagsasabi sa akin dun na, oh, you remember. So, yes, of course, I remember. And I'm so happy that today you did a great job. So, you see, you can pronounce those sounds correctly. So, you just have to be more careful when pronouncing words with those two sounds because you can pronounce them. So, kasi yung mga estudyante naman, alam talaga nila, kaya nilang i-pronounce, kaya nilang gumawa ng sentences, pero minsan hindi sila yung parang nakakalimutan nila na akala nila tama yung sinasabi nila o tama yung pronunciation nila. Well, in fact, mali. So, parang, pero alam nila, they can. So, you just have to tell the students na, oh, you can pronounce the words correctly. So, it's good. It's a good job. Ganyan. So, parang, wow, alam niya yung mga, yung improvements ko na mo-monitor niya, naaalala niya. So, yung estudyante mo talaga, ma-feel niya na you are really there to help her along the way. Okay, so, pag ganyan, babalik at babalik siya. Parang itatrust ka na niya, sasabihin na niya, dito na ako. Kasi nakikita niya kung ano yung improvements ko. Nakikita na niya kung ano yung dapat kong i-improve. Yung mga ganun. So, ang saya lang, parang at least kabisado mo na sila. Diba? At least hindi ka na ulit mag-a-adjust sa ibang estudyante. At saka, para at least nasisigurado mo din na meron kang mga students. And also, we have to try opening lessons regularly. Kung wala naman tayong importanteng gagawin, then let's do our best to open our lesson slots every day kung pwede. Or kung ano, at least hindi yung mahaba yung vacation. Kasi napapansin ko sa akin dati, there was a time kasi we had a family emergency. So, hindi ako nagklase ng mga siguro isang buwan. Nagklase ako ng pakonti-konti lang. Pero may mga parang 3 weeks na hindi ako nagklase kasi nga merong importanteng or we had a family emergency during that time. Kaya hindi ako nakapagklase. So, napansin ko yung ibang regular students ko, wala na. Nung nag-open na ako ng klase ko after 3 weeks, hindi na sila. May yung iba, syempre bumabalik pa rin, pero may mga may mga ibang hindi na bumalik kasi siguro nag-ano na sila sa ibang tutor kasi hindi na nila ako makita, hindi na nila makita yung schedule ko kasi hindi naman ako nag-open. So pag ganun, hindi naman pwede na aantayin ka nila, 'di ba? Kailangan nilang i-continue yung learning process nila o yung journey nila to improve their English skills. So, pupunta sila sa ibang tutor. Tapos, pag na-feel, naging comfortable naman sila sa tutor na yun, din doon na sila. Parang makakalimutan ka na nila, hindi ka na nila i-check ulit. Ganyan. Pero, pag yung estudyante mo is matagal mo na talagang estudyante, like months na siyang bumabalik-balik sa'yo, then maaalala ka pa rin niya. Pero, syempre, yung mga kakaumpisa pa lang na nagiging regular students mo na sana, pag hindi ka nakapag-open ng classes mo ng matagal, yun, maglililipat na sila, pupunta sila sa ibang tutor. Ganyan. And, yun nga, may mga estudyante na nagre-recommend din. So, for example, if you are doing, or if you are very kind to that student, if you are good, if you are a good tutor to that student, i-refer ka niya sa iba. So, na-mention ko sa previous video ko nga na may mga estudyante ako nagsasabi na my friend recommended you, my coworker recommended you because you are a good tutor, ganyan. So, I'm not trying to mag-brag ha, I'm not bragging, I'm not being boastful, but just to encourage you that there are people like that, may mga estudyante din ganyan. So, you can do that too. If I was able to do it, you can too. Okay, so don't hesitate, guys, and don't
feel bad kung merong mga bad na classes, ganyan. That's just one class or two classes. That's okay. It's not yet the end of your day. Hindi lang naman yung klase mo for this month. Meron pang bukas, meron pang mamaya, ganyan. So you just have to keep opening lessons and just enjoy what you're doing. Minsan mahirap talagang i-enjoy kasi minsan boring, no? Nakaka-bored, nakakaantok, ganyan. Pero we have to help ourselves to hindi, wag mo i-entertain yung sarili mo na ang boring, ganyan. Like, inaantok ako. No, you have also to help yourself. Kasi minsan, mas malakas talaga yung isip natin kaysa sa katawan natin na sinasabi ng isip natin na inaantok tayo, ganyan. O di kayo baliktad, yung katawan natin, antok na, tapos gusto ng isip natin magtrabaho pa. So, you have to help yourself too. You have to just do it. There are, sabi nga nila, there are bad days, there are good days, there are sleepy days, there are lazy days, but you just get up and do it. Okay? Yung ganun lang. Sige lang, go lang, kahit ano pa yung feelings mo dyan, ganyan, go lang tayo. Kasi, yun naman yung ano challenge nga natin sa pagtatrabaho sa loob ng bahay. May mga a lot of yung laziness isa yun kasi we can control our own schedules, 'di ba? So, parang minsan kailangan magde-day off nga ako ngayon. Tapos nag-day off ka na isang araw tapos bukas ulit ayaw mo pa palang pumasok, ganyan, 'di ba? So ganyan ako minsan, parang sabi ko kaya as much as I can, if I don't have something important to do, then I do my best to open my schedules every day. And pag gano'n naman yung mga tips ko, if you follow the tips, hindi lang regular students yung makukuha mo, pero magkakaroon ka din ng magandang score. You will have good scores from your students. Okay, and of course, one last pala, we have to make sure that our connection is also good. Yung stable yung internet connection natin. In case na nagka-problema, kunyari yung estudyante mo yung may problema, nag-speed test ka naman, pero maganda naman sa'yo, pero bakit ganun na hindi maganda yung connection pa rin? Siguro sa estudyante mo yung problema. So you have to make sure that you save that yung link ng speed test mo, i-add mo dun siya sa notes mo. Makikita mo yung, hindi mo isi-send yung sa estudyante mo sa notes mo for your students, ha? Diba sa website, meron siyang notes for the students na masi-send sa students. Tapos sa baba, makikita mo dun yung other comments. Makikita mo dun, ilalagay mo dun yung speed test mo para at least in the future, if it's needed, then pagbalikan mo yung lesson na yun, nandun yung link ng speed test mo. Just in case lang naman na kailangan in the future. Pero so far naman sa akin, wala pa naman akong experience na kailangan kong balikan yung speed test ko nung araw na yun. Pero just in case lang, we just have to be prepared and of course, baka kailangan lang kasi, di ba? So we have to just do that simple thing lang naman. Hindi naman mahirap gawin yun. Ika-copy-paste mo lang sila. Ika-copy-paste mo lang siya. Okay, so thank you very much sa mga nag-message sa akin asking for my advice. I'm very much willing to give you some tips based on my experiences. I'm not an expert. Well, I don't have scientific evidence sa mga ina-advise ko. But those are just based on my experience. And those things actually helped me to gain more students and to have regular and loyal students. So I know that these simple tips can help you too. So thank you very much. I hope you enjoy your journey here in RareJob and let's start the month positively and let's end it positively too. Thank you very much, guys. See you in my next video. Bye!